So, what's up sa mga quiz natin dyan? It's your boy, Quiz Ivan na naman nga pala to. Nagbabalik upang pag-usapan ang iba't ibang uri ng tao sa gym. Kaya kung bago ka dito sa channel ko, subscribe. Pindutin mo yung red button dyan, then ring mo na rin yung bell para updated ka sa mga bagong videos. Feel me? Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay tungkol sa 10 uri ng tao sa gym. Are you ready? Let's do this. You feel me? Come on, let's go! Number 10 mga kuis, dapasikat. Ano yung mga dapasikat? Ito yung mga tao na akala mo ang lalakas magbuhat, ha? Alam niyo yung dapasikat? Ito yung mga putangin ng mga nagji-gym na pagka nakakita ng mga babae. Puta, biglang lumalakas kahit di naman kayang buhatin. Puta, makikita mo yan, nabilang yan, 101, 102. Putangin na nakadalo pa lang, 102. Ha? So, sana wag po tayong ganun. No? Huwag po sana tayong pasikat. Para kang gago dyan eh. Ha? Kasi putangin na, hindi mo naman kaya, paano kung mabitawan mo? Eh, patay ka ngayon. Oh, dahil sa kayabangan mo. So, huwag po tayo sana pasikat, no? Yung kaya lang po natin buhatin. No? Huwag po sana tayong pasikat. Okay ba yun? Nagkakaintindihan ba tayo? At number 9, the varsity. Ano yung the varsity? Ito yung mga nag-gym na akala mo, NBA player yung mga putangina. Ito yung putangina, kumu-crossover, dumajam siya. E paano kung natabing mo yung katabi mo nagbubuhat dyan? Oh, crossover ka ngayon. Ha? Nakaperwisyo ka. Meron pong designated places para sa mga gym na may basketball court. Huwag po tayo doon sa tabi ng nagbubuhat. Ha? Putangin na may nagbubuhat sa gilid mo, tapos ikaw crossover ka. Eh, matabing mo yun. Oh, yari ka ngayon. Sorry, pasensya. Putangin na tamis na lang pasensya. Magkakadiabetes ni mga tao sa puro ka ko. Pasensya nyo. No? So, huwag po sana tayong ganun. Feel me? Ha? Babay kayo. Meron tayong designated place para sa basketball. So, wag po tayo magbababarsity, magkakoros-crossover sa tabi ng mga nagbubuhat, ha? Doon kayo sa court. Ha? Okay ba tayo doon? Feel me? At dumako naman tayo sa pang-8, sa 10 uri ng mga tao sa gym. Dabarong Geisler. Ano itong Dabarong Geisler? Ito yung mga tao, pag nagbubuhat, puta na sumisigaw. Ha? Puta, may kaaway ka ba? Ha? Wala ka namang kaaway, ba't ka sumisigaw? Hindi ka ba naman bagago? Nabubuhat ka? Ah! Puta na, nag-aamok ka ba ng away? So, wag puta na tayong ganun. Hindi po lahat ng tao sa gym, kaugali natin. Ha? Marunong ka makisama. Eh, paano kung yung isang nagbubuhat dyan, magugulatin, nagbubuhat, sumigaw ka, putang ina, nabitawan niya. Kasalanan niya ngayon, o kasalanan mo. No? So, wag puta na tayong ganun. Huwag po sana tayong sumisigaw. Pwede lang po yung pahinga-hinga. Pero putangin na yung sumigaw ka ng overacting. Aba, wala ka na sa katinaan bro. Ha? So marunong po tayo sana mag-isama. Huwag po sana tayo saligoso. No? Power kayo eh. Sarap nyong takuin eh ha? Nakatikim ka na nito? Palo ko sa'yo ito eh. No? So huwag po sana tayong ganun. Number 7. The boy flex. Puta, ito, napaka self-explanatory na to, guys. Ha? Mga quiz. So, ito yung mga tao na akala mo lalaban sa Mr. Olympia. Ha? Akala mo lalaban sa pageant, eh. Puta, kung magpe-flex-flex, gano'n. Flex-flex ng gano'n. Pag-ganong-gano. Ha? Patagutaguro pa yan. Puta nga na, kung ayaw mong mawala yung muscle mo, puta nga na, scotch tape mo. Kaya lagyan mo rugby. Tusukan mo ng mighty band. Ha? Para hindi mawala. Hindi naman naalis yung mga muscle na yan, ha? Kaya wag po sana natin tingnan. Putang na, every minuto may makita ka sa lamin. Yan, yan, yan. Ha? Hindi ka ba naman gago? Eh, may nagbubot sa tabi mo, matabing mo. Oh. Bicep ka ngayon. Ano? So, wag po sana tayong ganon. Ha? So, wag po sana tayong ganon. Ha? Okay lang kung nagbubuhat ka ng bicep, tapos tiningnan mo kung may improvement, okay lang isang beses. Pero putang na, every minute, every hour, every seconds, putang ina, nagagaganong ka doon para kang gago. Huwag po sana tayong ganun, ha?
At dumako naman po tayo sa, eto yung The Singer. Puta, self-explanatory na rin to. Halatang halata na. Ha? Puta na, pag nasa gym po tayo, tapos narinig nyo yung jam nyo, pwede kayong kumanta, kaso mahina lang. Yung tamang chill ka lang, ganyan-ganyan lang. Pero putang ina, pag narinig mo yung kanta mo, bigla ka nangingisay. Ha? Hindi ka ba na manggago? Mangingisay-ngisay ka doon? May nagbubuhat? Respetuhin po natin yung mga ibang nagbubuhat. Hindi lang po tayo yung laman ng gym. No? Huh? O sana huwag po tayo magkakanta, huwag po tayo magsisigaw-sigaw. Eh puta, pag narinig mo yung jam mo, when your legs don't work like they used to before, puta ina, nagbubuhat, tapos maririnig yung pangit mo na boses. Puta na, akong nag-gym doon, mawawalan na akong gani. No? Parang gusto kong ipalo yung bakal sa paa mo para hindi na mag-work yung legs mo like they used to before. No? So wag po sana tayong singer. May designated area po na kung saan tayo pwedeng kumanta. Puta, kung gusto mo palang kumanta, huwag ka pumunta sa gym. Doon ka sa video kiyan, ha? Huwag sa gym. Walang mikropono doon. No? Itong pang lima mga quiz, ito common na common to sa mga nag-gym. The boy pawis. Ito yung mga tao na lintik kung magpawis, tamad na mamagpunas. No? Gets mo? Putang ina, Brad. Hindi lang ikaw yung naglalaro. Meron din ibang gagamit ng mga machine. Kaya kung malakas ka magpawis, puta, pakipunasan naman. Ha? Kadalasan sa mga gym, isa lang yung bench press, isa lang yung incline. So, salitan lang. No? Wala kang solong gamit doon. So, kung ikaw, boy pawis ka, pakiusap naman. Katapos mong gamitin, punasan mo. No? Huwag po sana tayong saligoso. Hindi lang ikaw ang nagji-gym. Maraming nagji-gym dyan, Brad. No? So, pakipunasan. No? Kadalasan talaga to sa mga gym. Common na common tong boy pawis. So, huwag po sana tayong boy pawis, ha? Pakipunasan po kung hindi mapigilan malakas magpawis. Punasan po yung gamit na ginamit. No? Okay lang po ba tayo doon? Ha? At ang pang-apat sa ating listahan ay the boy bakaw. Ito, common to sa mga lalaki. Sa mga lalaki naglalaro sa gym. No? Ito yung mga lalaki na akala mo, umorder ng gamit nila. No? Hindi marunong magbalik. Puta, ginagamit yung 5, ginagamit yung 10, ginagamit yung 20. Puta, yun na sa'yo na lahat yung buong gym gusto mo. Puta, iuwi mo sa inyo. Tapos gawin mo yung gym dun sa inyo. No? Makisama ka, boy. Hindi lang ikaw nagbayad dito, nagbayad din kami. At saka wag po natin takawin yung gamit, di naman po sa atin yun. Binabayaran po natin yun, bumabayad din yung iba. No? Hindi lang tayo gumagamit, so wag po saan tayong bakaw. Dalasan sa mga yan, yung mga boy kwento. Mga lalaki nagkukumpulan sa gym. Tapos nagkukuha na ng gamit, kuha na ng ganyan. So wag po sana natin takawin yung mga gamit. Hindi lang po tayo yung tao doon. May iba din gumagamit ng mga gamit sa gym. Hindi lang ikaw, no? So makisama ka naman. Huwag mong takawin, huwag mong bakawin, no? Kadalasan sa mga yan, pag hinirama mo, sila pa yung galit eh, no? Yung tatanungin mo, kuya, okay na po ba kayo dito? Tapos bigla na lang magagalit sa'yo. Puta, namumurahin ka pa niyan, yun yung mahirap eh. Pag nakakakita akong ganyan talaga, takuin ko. Paluin ko ng tako. Sarap niyong paluin ng tako eh, no? Kainit kayo ng ulo. So huwag po saan tayong bakaw, no? Hindi lang po tayo naglalaro sa gym. Marami po. At ang pangatlo sa ating listahan mga kuis ay ang the talkative man. Isa na pong epidemya na lumalaganap sa gym ay ang the talkative man. Ito yung pumasok sa gym para magkwento, hindi para maglaro. Ha? Puta, papasok yan. Mag-workout yan, isa. Tapos pag nakita niya yung tropa, yun. Puta, magkikwentuhan na yan. Tatlong oras magkikwentuhan yan. Makikita mo yan mga kuis, walang pawis yung mga yan. Hindi uso sa kanila papawis. Uso sa kanila, pumapas mo yung bibig. Kakakwento ng kakakwento. Puta, di naglalaro. Puro kwento. Ha? Puta, makita mo yan, nakatambay yan. Lupong-lupong yung mga yan. Mga grupo-grupo ng kalalaki yan. Nakatambay lang. Puta, nagkikwentuhan. Pinagkikwentuhan yung mga babaeng naglalaro. No? So, wag po sana tayong ganon. Nagmumukha po tayo manyak nun. No? Kung hindi man yung mga babaeng pinagkikwentuhan nyo, so, wag po sana tayo magkwento doon. Kung gusto nyo magkwentuhan, wag kayo sa gym. Ha? Uminom kayo sa labas. Magbanding kayo. Magsamgyupsal kayo. Magrestaurant kayo. Magmanginasal kayo. No? Wag tayo sa gym. Gym po, fitness, workout, papawis. Hindi po kwentuhan. Hindi po tambayan. No? So, sana mag-workout po tayo. Wag po tayo magkwento. No? Okay lang yung magkwento ka habang nagpapahinga. Pero putang na, araw-araw ka pumunta doon para magkwento. Iba, hindi na tama yun. Para kang gago nun. No? So, wag po sana tayong ganun. At ang pangalawa sa ating listahan ay ang The Selfie God.
Ano yung the selfie guy? Napaka self-explanatory na naman yan, kuys. Ito yung mga tao, pumunta sa gym para mag-selfie. No? Diputan na. Wala nang ginawa kundi mag-selfie. Bicep, bicep day, tricep day, chest day, shoulder day. Putangin na. Brad, dapat di ka sa gym pumunta. Ha? Dapat pumunta ka dun sa photoshoot, kaya pictorial. No? Okay lang kung mag-selfie ka isa. First day, selfie. Eh yung araw-araw na kada salamin na may makita ka, nagsiselfie ka, selfie doon, selfie dito. Aba Brad, di na normal yun. No? May mali na sa'yo. Pumunta ka sa gym para mag-workout. Sabi ko nga, para sa fitness. Ha? Hindi para sa pictorial. No? Puta, pupunta doon si selfie. Selfie. Ano yun? Lalaki ba yung biceps mo, triceps mo sa kaka-selfie? Mabigat ba yung cellphone mo? Pag pinindot mo, lalaki yan. Ha? So, huwag po sana tayong selfie guy. No? Kadalasan sakit to, babae, lalaki. No? So, sana huwag po tayong ganun. Huwag po sana tayong the selfie guy. No? At ang panghuli sa ating listahan ay the rush man. Ito yung mga tao na nag-gym ng isang araw. Gusto, kakatawan agad si Richie Rivero, Gerald Anderson, Jura Brenica. Gusto maging machete niyan. Isang araw pa lang nag-gym. No? Huwag po sana tayo magmadali. Ito sakit ng ulo to ng mga instructor. No? Kasi puta, isang araw pa lang nag-gym, gusto, malaki na kagad. No? Gago ka ba? Walang ganun. Pinaghihirapan yan. No? Hindi na kukuha sa isang araw. No? Feel me? Puta, kakalaro mo lang ngayon. Gusto bukas malakas ka na. Gusto bukas malaking yung katawan. No? Tandaan mo, sa pag-gym, 30% lang ang workout, 70% ang diet. No? Gym ka nga. Anong gym? Ay, nakakain ka naman. Fishball. Crispy pata. Oh, babay ka talaga. Sakit na to ng mga kalalakihan, kababaihan, lalo yung mga babaeng medyo chubby. Maraming ganito eh. No? Hindi, pero di ko nilalat. Sinasabi ko lang. Di ako galit. No? Nilalakasan ko ng boses ko kasi may na-audio ng cellphone na to. No? Dalasan yan sa mga babae. Dalasan mga babae, yung mga medyo chubby. Tapos nag-treadmill lang ngayon, nag-workout lang ngayon. Puta, gusto bawas agad 5 kilo? Walang ganun, boy. Ha? Walang ganun. Ang workout, ang pagpayat at paglaki ng katawan, pinaghihirapan. Hindi nakukuha ng basic. No? Tsaka proper diet din po. Huwag po tayo puro umasa sa gym. No? At maraming salamat ulit sa pakikinig sa aking mga hinaing. Ngayon, nalaman nyo na ang 10 uri ng mga tao sa gym. Marami pang ibang uri ng mga tao sa gym. Kaya kung meron kang nais idagdag, mag-comment ka sa baba at itag nyo na rin yung mga tropa nyong nag-gym at share nyo na rin to sa mga tropa nyong nag-gym para malaman nila mga 10 uri ng tao sa gym. Para malaman nila ang do and don'ts sa gym. So sa mga bago dito sa channel natin, subscribe kayo dyan sa baba. Ring nyo na rin yung bell para updated kayo sa mga bagong uri ng mga tao o sa anumang ibang gagawin ko. Na maraming salamat sa panunod. Yun lang. Hanggang sa muli. Kuya Ivan out. Bye-bye. Peace.